gusto po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at tuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos, pakinggan ninyo ito kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahe gagawin kong araw ng pamimighati at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga papuntang timog at mula silangan pakanluran, hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga tao ay sumusunod naman sa pangingilin ng araw ng pamamahinga. Hindi naman sila gumagawa, hindi sila nagtatrabaho sa araw ng pamamahinga. Pero ang pagsunod nila ay panlabas lang. Sa loob nila, naiinip sila sa araw ng pamamahinga. Gusto na nilang matapos na agad para ito'y makapangalakal na sila. Ginagamit pa nilang araw ng pamamahinga para magplano kung paano sila mandaya sa kanilang pagbibisnis. Tataasan nila ang presyo. Dadayain nila ang timbangan. Aapihin nila ang mga tao na ang halaga ng isang alipin ay mas mababa pa kaysa halaga ng sapatos. Dahil sa kasamaang ito, dadating ang kahirapan at kalungkutan sa kanilang lahat. Ang pagsuot ng magaspang na sako at ang pagpunit, pag-ahit ng ulo ay mga tanda ng pagdadalamhati. Ganyan ang mangyayari sa kanila. Dadating ang isang matinding tagutom, hindi sa pagkain kundi sa salita ng Diyos. Dahil sa ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos, hindi na magsasalita ang Diyos sa kanila. Kahit na saan sila pumunta, hindi na nila malalaman ang kalooban ng Diyos. Hahayaan na lang silang mag-isa. Naranasan ito ni Haring Saul. Wala nang propeta na nagsalita sa kanya. Wala na si Samuel. Hindi na nagsasalita sa kanya ang Diyos sa panaginip.
pati na sa mga instrumento ng panghuhula, hindi na rin alam niya ang plano ng Diyos. Kaya napilitan siyang pumunta sa isang babaeng manghuhula sa lungsod ng Endor upang konsultahin si Samuel mula sa puok ng mga patay. Yan ang nangyari sa kanya, hindi na nagsalita ang Diyos sa kanya. Marami mga tao na sa panlabas ay sumusunod sa utos ng Diyos, pero sa puso nila ay wala ang pag-ibig ng Diyos. Kitang-kita ito sa panahon ng pangangampanya. Pumapasok sa kung saang-saang simbahan ang mga politiko, sumasali sa piyesta, nagsisimba kuno at nagkukumunyon pa, pero wala sa Diyos ang kanilang puso. Nagkukumunyon pero sumusulong ng divorce o same-sex marriage. Nasa simbahan pero sumasang-ayon sa pagpatay ng pinaghihinalalaang kalaban, komunista daw, drug addict daw, makadiyos daw pero nang bibili ng boto at nagpapalaganap ng kasinungalingan. Ang mga taong ganito ang tinuriksa ni Propeta Amos at tulad din nila iyan sa ating panahon ngayon. Nakikita ng Diyos ay hindi lang ang panlalabas na gawain, ngunit ang puso ng tao. Maging makatotohanan tayo kasi hindi naman natin malilin lang ang Diyos. Patuloy kang magsalita sa akin, O Diyos. Diligin mo ako ng iyong salita. Susunod ako sa inyong mga ipinasasabi sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.